kamusta sa kalabasa? So for today's video, isi-share ko sa inyo ang aking project, Paupahan. So medyo hirap lang tayong magsalita ngayon kasi hindi maganda ang aking pakiramdam. Pero salamat sa Lord at tayo naman ay nasa mabuting kalagayan. So sa video na ito guys, isi-share ko lang sa inyo yung project na sinimulan ko last 2022. Ibabahagi ko yung duration ng paggawa, yung mga nagastos sa pagpapagawa nito, mula sa materials, labor, at saka iba pang expenses. So kahit sa simple at maliit na paraan na ito, ay makita natin yung bunga ng pinaghihirapan natin dito sa ibang bansa. Since Paupahan na talaga yung pinagkakakita ang negosyo ng parents ko, last year nung umuwi ako sa Pilipinas, meron pa kasing bakanteng lote doon sa likod ng bahay namin. So napagdesisyon na namin na paggawa na lang ng mga additional rooms dahil nung time na yan ay magsa-start na yung face-to-face class. October dapat magsisimula yung project na to, pero dahil busy yung pinsan ko, siya kasi yung gagawa ng boarding house. Nasimulan siya, I think, mid ng November. Tapos, paputol-putol pa yung paggawa nito kasi nga, medyo masama kasi yung panahon ng mga time na to. So, si Papa ko yung foreman, tapos merong tatlong laborer. Ayan, yung nagmamartilyo, pinsan ko yan, si Kuya Ricky. So initially, ang plano ay apat na rooms lang. But since meron pang space doon sa dulo, sabi ay kakasya pa ang dalawang rooms. Sa bawat kwarto guys, meron ng CR, baka meron na ring sink. So convenient na para sa mga tenant. Nagwaki-face pa yung tatay ko oh. Ang sukat pala ng bawat kwarto ay 2.5 meters. Solid concrete na ito siya guys. Mga previous rooms kasi namin is half concrete lang. So ito talaga yung gusto ko, solid concrete, para naman mas maganda. Medyo napahaba lang talaga yung pagtapos dito kasi nga masama yung panahon. Yan naman tong tapusin ng isang buwan or less. Pero natapos siya ng mid ng February. So from November to February. Ang nakakatuwa lang dito, hindi pa siya natatapos pero almost occupied na lahat ng room. Nagpapasalamat talaga ako guys sa support ng parents ko. Sila talaga yung hands-on sa pagpapagawa nito. At mas malaki pa yung ambag nila kaysa sa akin. Sila pa yung nag-push sa akin na ipagawa pa nga yung additional 2 rooms. Kaya talagang ginawa ng paraan. So ayun, after natapos nung 4 na rooms ay eto, makikita ninyo yung space na to, kasya pa daw dito yung 2 room. So yung septic tank na yan ay tinakpan, tapos ginawan niya ng additional kwarto. Ayan yung pamangkin ko, si Ronron. Anak yan siya ng pinsan ko na si Kuya Ricky, so siya yung tumutulong. Yan, finishing na sila, nagfi-finishing na sila ng parang hallway. At para naman sa cost ng materials na ginamit sa 6 na kwarto, umabot siya ng 279,942. So halos 280,000. Medyo mahal siya kasi nga concrete. Kasi sa panahon ngayon wala nang mabibiling mura. Then para naman sa labor na 3 tao, so from November to February, ang cost ng labor ay 71,850 pesos. Hindi ko lang sure guys kung kasama dito yung mga lunch ganyan at saka ibang expenses. So ang total cost ng project na to ay 351,792. Medyo mahal siya, oo, pero in the long run mapapakinabangan mo naman siya. At saka lifetime investment mo na to, so hindi ka na rin lugi, di ba? So ayun lang, salamat sa panonood. Sana ay na-inspire kayo sa videong ito. Ayun lang guys, thank you for watching. Bye!